Nag-aalala naman ang pamilya ni Maria na alam na uuwi ang dalaga. Tumawag na ba ang kapatid mo? Kanina pa dapat siya nandito. Hindi pa nga na eh. Ang huling usap namin, nakasakay na siya ng taxi. Kanina pa nga tinatawagan pero naka-off na ang cellphone niya. Halika na, samahan mo ko sa presinto. Nagtungo sila sa malapit na presinto at doon nakausap si SPO Torres. Magandang gabi po. Mukhang emergency po at napasugod kayo sa ganitong oras. Ano po bang may paglilingkod ko? Sir, yung kapalit ko kasi kakauwi lang galing ibang bansa. Sabi niya nasa taxi na siya, pero hanggang ngayon wala pa. May ilang oras na po ba siyang nawawala? Mga 4 na oras na po. Sige po, gagawa ko ng incident report at makikipag-ugnayan sa airport. Pwede bang malaman ang flight number niya? Ibinigay ang detalye ng kapatid ni Maria. Saka nangako ang pulis na magbibigay ng update kinabukasan. Nagising si Maria na masakit ang katawan at kanyang ulo. Agad naman itong inasikaso ni Gina at muling pinakain ng karning may laway ng mga aswang. Oheto, kumain ka na muna Maria, tapos uminom ka ng gamot. Lingid sa kaalaman ni Maria ay gamot pampatulog ang ipinainom sa kanya ni Gina. Magaling, Gina. Mamaya, isabak na yan sa pagsasanay. Magandang umaga po. Nakumpirma po namin na ligtas namang nakalapag si Maria. Huli siyang nakita na sumakay sa isang puting sasakyan. Maaring nagpanggap lang ang mga iyon na isang taxi para makapambiktima. Hindi makapaniwala ang kanyang ina at tuluyan ang napahagulgol. Sir, parang awa niyo na. Hanapin niyo po ang kapatid ko. Pagising ni Maria ay nadatnan niya ang ilang taong nag-aantay sa ibaba. Nakaramdam ito ng pananakit ng tiyan at paglalaway. Lumapit ito kay Alberto at parang asong nagmamakaawang bigyan ng piraso ng karne. Hindi pwede. Kailangan mong matutunan humanap ng sarili mong pagkain. Sige na, Gina. Simulan mo na ang pagsasanay. Utos ni Alberto. Humayo sila at nagtungo sa may sitio Elena. Doon ay pinakita ni Gina kung paano hulihin ang nakataling kambing. Madali namang natuto si Maria at hindi nagtagal ay kaya na nitong manghuli at lumapang mag-isa. Sa mga sumunod na gabi ay isinama nila si Maria at tinuruang kumain ng tao. Kinabukasan ay may hindi magandang balitang hatid ang grupo ni SPO Torres. Ikinalulungkot ko po pero natagpuan namin ang mga maleta at gamit na ito sa isang bakanting lote. Pamilyar po ba sa inyo ang mga ito? Positibong kinilala ng kapatid ang gamit ni Maria. Pero hanggat wala nakikitang bangkay, ay posible pang buhay ang kapatid ko. Tama po kayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin po namin ang aming makakaya para mahanap ang kapatid nyo. Mauna na po kami. Sa huling gabi sa mansyon ni Maria, ay si Alberto mismo
ang susubok sa kakayahan nito. Gusto kong hanapin mo ang gumawa ng masama sa'yo. Lapain mo, saktan mo, pahirapan mo. Ikaw ang bahala. Gawin mo ang gusto mo bago mo lapain. Nagtungo ang grupo nila Alberto sa bakanting lote na pinag-iwanan kay Maria. Matapos noon ay inamoy nila at hinanap ang bakas ng mga lalaking na namantala sa kanya. Hanggang nakarating sila sa isang barong-barong kung saan may dalawang lalaking nag-iinuman. Bukas ulit pare. Baka makatsamba ulit tayo sa airport. Maya-maya pa ay tinawag ng kalikasan yung driver at nagtungo ito sa may puno. Agad na tumalon si Maria mula sa puno at nagpakita sa lalaking namutla nang makilala kung sino ang kanyang nasa harapan. Ikaw? Di ba patay ka na? Agad niyang sinakmal yung lalaki. Pinunit at kinagat ang tenga at sumunod na nila pa ang laman. Matapos nito ay kinaladkad niya patungo sa grupo ng mga yanggaw na agad itong pinagsaluhan. Sumunod niyang hinatak yung isang lalaki patungo sa loob ng barong-barong. Kumuha si Maria ng patalim at pinagputol-putol ang katawan ng lalaki sa kamuling nilapa. Nasa itaas ng puno si Alberto na natuwa sa kanyang nakita. Magaling, Maria. Sa tingin ko, handa ka nang bumalik sa inyo. Kinabukasan ay nagulat sa sunod-sunod na katok ang ina ni Maria. Tumambad sa kanya ang anak na madungis at punit ang mga damit. Maria! Maria, anak ko! Agad siyang niyapos ng kanyang ina. Natuwa naman ang mga kapatid at ama nito nang ligtas na nakauwi si Maria. Ibinalita rin sa kanila ng pulis kinahapunan na natunto nila ang sasakyan at nakitang patay na ang mga sospek. Agad nagpaluto ang kanyang ina ng pagkain pero nang maamoy ang asin ay tumangging kumain si Maria at nagtungo na lang sa kwarto. Kinagabihan ay nagising na nagugutom si Maria. Lumabas ito at napagdiskitahan ang manok na panabong ng kanyang ama. Walang habas niya itong kinuha at pinapak. Bagamat kakaiba ang ginikilos ni Maria, ay naintindihan naman ito ng kanyang pamilya. Marahil ay dahil na rin sa hirap na pinagdaanan nito, kaya siya nagkaganoon. Bumisita ang doktor sa pag-iisip kung saan inatake ito ni Maria. Kaya mabilis itong tumakbo palabas. Isang gabi, nakita ni Maria na naglalaro ang pamangkin sa labas. Dahil tulog ang kanyang ama, ay inatake niya ito at dinala sa may kusina. Angeline, anak? Angeline? Maria, nakita mo ba si Angeline? Tanong ng kanyang ate, nakauuwi lang galing trabaho. Umiling lang si Maria na nagtuloy sa paghahanda ng niluto nitong nilaga. Aba, anak! Ang sarap pa! Saan mo binili yung baka? Hindi pa rin umimik si Maria na patuloy lang sa pagkain.
muling bumalik ang ate niya na lubos na nag-aalala sa kanyang anak. Sa ikinabigla ng lahat ay inatake ng kanyang ama si Maria gamit ang itak, kaya lahiwa nito sa braso at pisngi. Ano bang ginagawa mo kay Maria? Sigaw ng kanyang ina. Pilit na itinuturo ng kanilang ama ang kusina, kung saan nakita nila pare-pareho ang pira-pirasong laman ni Angeline. Ngunit nang kanilang balikan si Maria sa hapagkainan, ay naglaho na ito. Sa kasamaang palad ay pumalaw ang kanyang ina dahil sa labis na sama ng loob at pagkabigla sa nangyari. Galit naman ang ate ni Maria na inaabangan ang pagbabalik niya. Nireport na nila ang nangyari sa pulis at pinaghahanap na si Maria. Isang gabi, habang hinahanap niya ang nakababatang kapatid, ay nakarinig ito ng kaluskos. Kitang-kita ng ate ni Maria ang paglapa nito sa bunso nilang kapatid. Dali-dali siyang kumuha ng itak at sinugod si Maria. Tapakaw walang yamo, Maria! Umarap sa kanya si Maria na akmang susugod. Alam mo ba dahil sa'yo namatay si inay? Hindi ka panasyahan sa anak ko, pati kapatid natin pinatay mo! Halatang nagulat si Maria na imbis na ituloy ang pagsugod ay mabilis na tumakbo at naglaho sa kadiliman. Iyon na ang huling beses na nakita nila si Maria. Agad kumalat sa kanilang lugar ang nangyari at labis na natakot ang kanilang mamamayan. Kailangan mo munang magpalamig at magpakalayo-layo, Maria. Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni Pinunong Alberto. O heto, magsimula ka sa malayo, maghanap ng mga biktima at ibenta. Inaatasan ka ni Pinunong Alberto na magtayo ng palengke ng mga aswang sa bandang Mindanao. Humayo ka at sasamahan ka ng ibang mga yanggaw. Uwi ka ni Gina bago pasakayin si Maria sa eroplano patungong Mindanao.